Hello, good morning. Welcome to my channel, Tilay's channel. Ngayon po, another tips po ang ituturo ko sa inyo gamit po yung dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel po ay isa po ito sa gamot po sa mataas ang sugar. Yung diabetes ba? Diabetes, high blood, kidney, tapos mataas ang kolesterol. So, ang gagawin lang po natin, itong dahon po ng laurel, iinumin po natin siya 3 times a day. Yun po ang gawin nating pinakatsaa. Bay leaf, dahon ng laurel. So, ilalaga lang po natin siya. Lagain natin siya, no? Eka, hindi ko may ano yung mga kong. Ito po siya. 7 piraso po nito. 1, 2, 3, 4. Pero kung mga maliliit naman, siguro, dagdagan na rin natin. Kasi kung mga maliliit, di ba may mga maliliit din naman po. So, ano, kung medyo maliliit, halimbawa mga ganito, siguro okay na. Pero kung halimbawa, ganito ka lalaki siya, pero okay naman po kasi wala namang problema dahil organic naman po ito siya, di ba? So, wala namang sasabihin natin side effect kasi ano naman siya. Kumbaga, gagawin natin pinaka-herbal medicine po. So, ilalaga ko po ito siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, i-ano ko na itong isa. Ilalaga lang po. Iyan po ay magandang gamot sa mga high blood po, sa diabetes. Basta yung mataas ang sugar. Yan ay magandang gamot siya. Kumbaga herbal po yan. Gagawin lang po natin 3 times a day po iinumin. Isa sa umaga, isa sa tanghali, at saka isa sa hapon. Kumbaga, instead na kape yung gagamitin natin, mas mabuti na lang po itong pinakulo ang dahon ng laurel po. Yan po, kumbaga may tinuruan lang din po ako niyan ng mga gumagamit siya ng mga herbal medicine. Kasi sa hindi po natin alam sa mga paligid natin, lalo na sa Pilipinas, yung mga halaman natin ay pwede nating igamot. So, tinuruan niya ako kahapon, kausap ko siya, yun ang sinabi niya kasi alam niya na high blood po ako. Kasi matagal na rin na hindi ako umiinom po ng aking maintenance po sa ano, sa high blood. Ang ginagawa ko po, dahil sinabi naman sa akin ng aking kapatid na ate, huwag kaan niyang ano, panay gamot, kasi kung panay gamot, yung kidney din po natin ang maapektuhan. So di bali nang mag-organic or mga herbal medicine. So ang ginagawa ko, pag alam kong medyo mataas ang dugo ko, yung 3 butil ng bawang, depende po sa laki, basta 3, kung malalaki naman po yung butil ng bawang, ganito. So, ganito po siya, guys. Ayan po, malalaki naman po siya. Ayan, diba? So, ang ginagawa ko po nito, sa isang basong maliit, ginagawa ko po nito, 2 piraso, o kahit tinatatlo ko na po, linalagyan ko lang siya ng mainit na tubig. Ito po yung baso ko. Ito. 3, pinipit-pit ko lang po yan siya, hugasan ko, tanggalin ko lang yung nasa ibabaw na balat. Tapos yun ang ano, yun ang iniinom ko po. Hindi na po ako nag-iinom ng mga herbal medicine po. Dahil sa, mga medicine na mga gamot, hindi na po. So, nag-organic na lang po ako para maingatan din po natin yung ating kidney. Yun po ang ano.
Sisindihan ko na yung kalan. Kukuluin lang natin po ng mga siguro 5 to 10 minutes. Ang kulo. Tapos habang nag-ano din po ako ng aking inagaantay ako ng aking ano pinakulo, gagawa ako ng aking almusal kasi hindi pa ako nag-almusal. Ito po hindi ko po ito gagawing pizza. Kagaya sa napanood ko sa kay ano kay Judy kasi nagutom na, lagyan ko na lang siya ng cheese, lagay ko sa ano toaster bread, sa toaster bread madalian na lang ito guys, mainit na yung aking toaster ko yan. Tumayo. Lalagyan ko lang siya ng cheese. Habang inaantay natin yung pinapakulo natin laurel, huwag nyo na pong titimplahan yung pinakulong laurel. So ayan guys, ang aking almusal. Hintayin lang po natin. Ayan, kumukulo na po siya. Kumukulo-kulo na yung laurel. Hindi ko lang binuksan yung ilaw. Kaya madilim. Madilim kasi madilim. Ayan. Ayan na po. Pakuluin lang po natin yan siya. Para yung lasa ng dahon maano natin. Actually, wala naman pong lasa yan eh. Kasi dahon lang din naman yan na pinatuyo. So, kung tayo hindi sanay sa mga ganitong mga ano, simula ngayon, pwede na nating sanayin yung ating mga sarili na uminom ng mga organic. Kasi mas maganda yung mga organic sa ating katawan kaysa sa lagi tayong nagiinom ng mga medisina. Pag ano, pag masakit ang ulo ko, hindi na po ako nagiinom ng medicine. Hindi na po. Ginagawa ko ano na lang. Healing water na lang, nag-healing water ako. Kailangan malakas lang din yung pananampalataya mo sa Panginoon Diyos. Kasi ang Panginoon Diyos natin, yun siya ang mas nakakaalam para sa buhay natin. Siya ang mas makapangyarihan sa lahat, di ba? Ayun, kulong-kulo na. Kulong-kulo na siya. Wala naman siyang amoy guys, walang amoy, hindi naman pagka, diba ito pagka linagay natin yung laurel sa adobo natin, mabango siya, ito wala kasi, kumbaga sa ano, plain lang siya, tubig lang at saka ano, kaya naman nagiging mabango ang amoy niya pag inaano natin sa adobo kasi may sibuyas na, may bawang, may suka, templado po yun eh, ito wala po. Bali, tubig lang po talaga siya. Yan.
Inaan ko lang yung yan, inaan ko yung apoy. Maya-maya niyan, pwede na yan. I-check ko naman yung aking tenostan bread. Yan yun. So, kasi mainit pa yun. Pwede na to kasi baka matuyo naman yung aking ano, wala na akong iinumin. Wala na akong iinumin. Mamaya na ako magbabawang. So, babalik ko lang muna ito mamaya sa ano. May amoy din siya konti. Meron siyang amoy na parang alam niyo po yung kaningag, yung kahoy siya na hinahalo din po yun sa pamughat ba. Yung iniinom sa mga bagong nanganganak. Yun ang amoy niya ng laurel, dahon ng laurel. Mabango siya. Actually, parang nagkulay dilaw. Pwede ko sana siyang ilagay dito. Kaya lang baka, ano kasi bagong kulo nga, baka mabasag yung baso. Kasi, medyo nagyelo po yung kanyang dahon. Dahil sa pinakulo na nga po natin ng pinakulo. Medyo nagyelo na po yung tubig niya. Tubig, hindi dahon. Yung tubig. Nagkamali pa ako ng pinatay. Ayan na ang aking almusal. At saka isang orange. So, pwede na guys. Try ko lang kung pwede siya dito. Teka, lagyan natin ng kutsara para hindi siya mabasag. Kunting yelo lang siya. So, ayan na.
siya, guys. Hindi naman siya as in yellow-yellow. Kunti lang. Parang ano nga siya, guys. Yung parang kaningag nga yung ano niya. Yung lasa. Parang kaningag na ano. Pero hindi naman siya matapang ang kanyang amoy. Ano siya? Wala lang siyang lasa. Yung natural lang. Tubig lang talaga. Pero try nyo po. Try nyo po ito. Kasi yung nagsabi sa akin ito, meron din siyang tinuruan. Mataas ang sugar. Kasi di ba pag high blood po tayo, nandoon na yung mataas ang sugar. Tapos lalo na pag yung talagang diabetes na talaga, no? Kasi hindi naman as in agad na mataas yung sugar mo, diabetic ka na talaga. Merong namang mataas ang sugar na dadala pa yan sa ano, pero kahit nga yung mga nagsusugat-sugat na yung mga paa na mataas ang sugar, kumbaga siguro nag-uumpisa pa lang, yun na ano siya nagagamot. Huwag lang yung dumating sa punto na pinutulan ka na ng pa. Pero hindi, wala namang imposible, di ba? Kung maniniwala tayo sa Panginoon Diyos, Diyos ang makapagpagaling sa ating lahat. So, kain tayo, guys. Tubig lang talaga siya. Medyo yellow siya ng konti. Hindi siya as in yellow-yellow talaga na ano. Basta 3 times a day po ang inom nito. 3 times a day siya. Kain tayo, guys. Medyo malamig na. Pinapalamig ko kasi mainit eh. Kasi ang cheese doon sa loob, natunaw na siya, di ba? Kaya mainit. Pag na ano sa ngalangala, mainit. Mahina ako sa ano eh, sa yung sobrang init. Kaya nga yung amo ko pagka nagtitimpla ako ng kape, nakikita niya dito, iniiwan ko. Sasabi niya sa akin, saan ka na naman pupunta? Uwi ka muna sa Pilipinas, tapos babalik ka dito para inumin. Sabi niya ganun. Kasi iniiwan ko nga naman. Parang naninilim yung aking paningin. Ang aking paningin. Kain tayo, kain. Masarap. Umpisa na pala ng Semana Santa ngayon, guys. March 28 hanggang April 3. Kasi ang Sunday, ano na yan eh. Kumbaga sa ano, sa lubong na yan eh. Yan ang araw ng pagkabuhay. April 2, Biyernes Santo. Kaya kailangan magbulay-bulay na tayo para sa ating mga sarili. Ito ang oras na kakausapin natin ng Panginoon Diyos. Sa mga nagawa nating mga kasalanan, patawarin niya tayo. Kumbaga, magbalik loob tayo sa Panginoon Diyos. Lalo na ipagpasalamat natin dahil
Nalampasan ulit natin yung mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Ito ang oras ng pagninilay-nilay, kumbaga. Nasa ganitong pagkakataon, pakikinggan tayo ng Panginoon Diyos. Pagsisisi natin sa ating mga sarili. Kumbaga, marunong tayong tumanggap ng ating mga pagkakamali. Isipin natin na yung Panginoong Hesukristo, siya ang tumubos sa ating mga kasalanan. Siya ang nagdusa, kumbaga. Naaano ko guys yung sakripisyong ginagawa ng Panginoong Hesukristo para sa ating lahat, no? Ganun tayo kamahal ng Panginoon Diyos. Magnilay-nilay, hingi ng tawad sa Panginoon Diyos ang mga kasalanan natin na nagawa nung mga nakaraan hanggang sumapit ang araw na Biyernes Santo. Naalala ko noon pagka nagbe-Biyernes Santo na. Takot na takot kami noon kumain ng mga bilog. Yung mga ganito. Mga bayabas, mangga. Kasi sabi pa nila, magkakaroon ka daw ng bukol dito sa liig. Yung bugon kung tawagin. Lalo na pag-araw ng Biyernes Santo. Tapos, minsan sasabihin pa, huwag ka maligo. Mali. Kailangan maligo po tayo. Pag Biyernes Santo po, bago sumapit ang alas 12 ng tanghali, kailangan makaligo na po tayo. Kumbaga, linisin natin yung ating mga sarili. Kasi haharap tayo sa Panginoon Diyos. Kakausapin natin ng taos puso ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi sa oras na yon, doon siya ipapako sa krus, di ba? Nang dahil sa mga kasalanang nagawa ng mga tao. Yun. Kailangan malinis po tayo nahaharap. Nakaligo na. Ganun po ang ano. Ay, noon naman kasi yung inaano ng mga matatanda. Oh, Biyernes Santo ngayon, bawal maligo. Sa ngayon po, kasi siyempre noon hindi natin alam kung ano ba talaga ang ano. Pero, batay sa natutunan ko ngayon, kailangan bago dumating ang alas 12 ng tanghali, nakaligo ka na. Mas maigi nga umaga pa lang paggising mo, malinis na yung sarili mo. Paggising mo sa umaga, pagpasalamat mo muna sa Panginoon Diyos na nagising pa tayo. Ipagpasalamat yung mga blessings na binibigay niya sa atin sa araw-araw. Tapos pwede ka na maligo. So, kumbaga, malinis na yung ano mo. Anytime na tumawag ka sa Panginoon Diyos, malinis na. Isang araw lang naman yun. Kumbaga oras lang.
Bakit hindi natin kayang gawin, di ba? Isipin natin, no? Nung paghihirap niya. Nung nandun siya sa, ano, sa Nazaret. Nainit pa, guys. Napasok yung labi ko. Kala ko malamig na. O, sige, guys. Yun lang. Parang, ano eh. Nasa dibdib ko yung ano na, iniisip ko yung ano eh, pagpapakasakit ng Panginoong Hesukristo. Sige. Kasi siya at medyo ano, kasi yun nga naman talaga dahil magbabiyernes santo po, ihanda po natin ang ating mga sarili para tumawag sa Panginoong Diyos. Hindi naman po porkit darating yung Biyernes Santo ay doon lang tayo, kumbaga, magbubulay-bulay. Pwede naman po natin gawin ng araw-araw ang pagbubulay-bulay sa ating mga sarili, sa mga nagagawa natin mga kasalanan. Umaga, pagkagising, at sa gabi, bago matulog, pwede natin kausapin ang Panginoon Diyos. Dahil sa lahat ng oras, gising naman yan eh. Nakikinig lagi yan sa mga pagtawag sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan. So, yun lamang po, guys. Maraming salamat lagi sa mga nanonood ng aking mga video. Pagpalain nawa tayo ng Panginoong Hesukristo, pagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Ang mga biyaya na ating kakailanganin sa araw-araw, lalo na ang kalusugan natin. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.